يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خليل الرحمن ang kaibigan ni Allah. Sino? Si Abraham. Si Abraham. Si Ibrahim alayhi salam. So ang mga gawain sa Hajj ay para alalahanin, gunitain ang mga kaganapan sa buhay ni Abraham. O paano mo nga alalahanin ang bagay na hindi mo naman talaga alam? Iyadan billah. Pag sinabing alalahanin, natutunan mo na noon. Litagakur. Aalalahanin mo na lang kapagkat alam mo na. Paano ang Muslim kung hindi niya alam? Paano aalalahanin? Al-ilm, papasok ulit ang kahalagahan ng kaalaman. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, وَإِذَا ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَهْلَ الظَّالِمِينَ. At nang sinubok namin si Abraham sa mga salita, fa'atammahunna, at nakumpleto niya ito. Qala inni ja'iluka fil ardi imaman. Nung nakapasa si Abraham, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya, gagawin ka namin imam sa lupa. Pinuno. Wa qala wa min dhurriyyati, sa akin bang angkan? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi na sasaklaw dito ang mga mapaggawa ng zulm, ng kasamaan. Hindi sa lahat ang pagiging pinuno. Pero sa angkan ni Abraham, lalabas ang mga pinuno. Lumabas ang mga anbiya, lumabas ang mga rusul, lumabas ang mga salihin. Sa lahi nino ni Abraham alayhi salam. Kaya ito mga kapatid sa Islam, ang pag-alala, paggunita, pagkatuto, pag-alam sa buhay ni Abraham ay isang malaking obligasyon ng Muslim. Hanggang sa sinabi ng ilang sa ating mga ulama sa pagpapaliwanag ng talata na ito, kung sino man ang nais malaman ang kahulugan ng Muslim, tao, Muslim na tao, ay tumingin sa kasaysayan ni Abraham alayhis salam. Sapagkat yun ang Muslim, yun ang sumuko, tumalima, sumunod sa kagustuhan ni Allah. Si Ibrahim alayhis salam ay isang tagapag-anyaya patungo sa tauhid. Da'iya. Nagmumulat sa tao. Sa kasaysayan niya, punong-puno ng pakikipaglaban sa pagitan ng tauhid at shirk. Sa buhay ni Abraham alayhi salam. Hanggang sa ang mga musyrikun, ang mga mapagtambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang magawa kay Abraham. At siya ay pinasunog. Ayon sa banal na Quran, nagpaipon ng napakalaking apoy na hindi kayang tawirin ng mga lumilipad dahil sa laki ng apoy, at doon siya tinapon. Anong sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Niligtas siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. O apoy, maging malamig at payapa kay Abraham. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. At pagkatapos na ito, ng kaganapan na ito, si Ibrahim alayhis salam ay nagsabi, وَقَالْ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ. Pagkatapos ng mahabang panahon niya ng pakikipaglaban sa tauhid, pakikipaglaban sa shirk, pagtatanggol sa tauhid, pag-iimbita sa tao sa tauhid, sinabi niya, ako ay magpupunta sa aking Panginoon na maggagabay sa akin. Magpupunta sa aking Panginoon na maggagabay pa ng higit sa akin. Rabbi habli minas salihin. Dua o Ibrahim alayhi salam. Ya Allah, biyayaan mo ko ng mga anak, angkan ng mga banal na mga tao. Kaya ang dua ni Ibrahim alayhi salam, kaya niya dinudua to sapagkat ayon sa kasaysayan, may edad na si Abraham ay wala pang anak. Subalit may pangako sa kanya si Allah Subhanahu wa Ta'ala, magiging ama ng mga mananampalataya, ng mga salihin, hindi lang mga mananampalataya, ng mga banal na tao. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bigulamin halim. At pagkalipas ng mahabang panahon, na dua ni Ibrahim alayhis salam, dininig ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang panalangin. Kahit siya ay nasa
matandang gulang na. So sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ at ipinagkaloob namin sa kanya ang bata na halim. Ha? Ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ang isang anak. فَلَمَّا بَلَغَ مَاءَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ. Subalit ang anak na ito, nang dumating sa wastong gulang, sinabi ni Ibrahim, o sinabi sa banal na Quran, قَالَ يَا بُنَيَّ, sabi ni Ibrahim alayhi salam, o aking anak, inni ara fil manam anni adbahuk fandur mada tara. Sino ang anak niya? Ismail alayhi salam. Nang dumating sa wastong gulang, kinausap niya. Sabi niya, anak ko, nakita ko sa aking panaginip anni adbahuk na ikaw ay aking kinakatay. Tingnan mo at anong nakikita mo. Takriman ni Ismail, sapagkat si Ismail ay kabilang din sa mga dakilang propeta, pinarangalan at sinabi niya, ya abati, o aking ama, if'al ma tu'umar, gawin mo kung anong pinag-uutos sa iyo. Satajiduni, makikita mo ako, insha'Allah, minas sabirin. Sa kapahintulutan ni Allah na magtitiis o magiging kabilang sa mga matiisin. Falamma aslama, at nang silang dalawa ay sumuko, watallahu liljabin, ay nagpakumbaba at nagpasako. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu sa tafsir ng ayah, bal adja'ahu kama tudja'u dhaba'ih. Si Ismail alayhi salam, nang narinig niya ito, at bago pa ito maganap, ay tinukso sila, kaya may jamarat sa hajj ng shaitan. At binato sila ni Ibrahim alayhis salam. Sapagkat si Ibrahim alayhis salam ay desidido sa pagsunod sa utos ng Diyos sa kanya, nakatayin yung kanyang anak. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, falanna aslama, nang sumuko sila, sabi ng tafsir nito ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, ay inilapag niya yung kanyang ulo sa harap ng kanyang tatay at iniharap niya yung leeg niya. Sabi ni Ibn Abbas, ginaya niya yung ginagawa ng mga tupa o kambing na kinakatay. Pagsuko, ginaya niya nung narinig niya yun. Ano sa tingin mo? Nanaginip ako na kinakatay kita. Ano sabi ng anak? If alma tu'man, gawin mo kung ano yung pinag-utos, tatay ko, sa tajiduni, at makikita mo kung magtitiis. At palamma aslama, nang ito ay sinabi niya, ibinaba niya yung kanyang ulo ayon sa tafsir at ipinakita niya yung kanyang leeg at sabi niya, gawin mo tatay ko. Ito yung kahilingan ni Abraham alayhi salam na siya ay bigyan ng mga anak. Ang binigay sa kanya ni Allah, isa. Pagkatapos ibigay yung isa, nang dumating ng wastong gulang, bulog, sabi ng mga ulama, 10, 11, 12 na taong gulang, ay inutos na katayin. At pagkatapos utos ang katayin, sa tajidun niya, insha'Allah, minas sabirin. Magtitiis lang. At ito ang wanadaynahu anna Ibrahim qad sadaqa ar-ru'ya. Sabi sa tafsir, si Abraham alayhi salam, hawak niya yung kutsilyo at tinuluyan niyang katayin. Subalit, ginawang matigas ang kanyang leeg. So si Abraham alayhi salam, tinuloy niya talaga kung ano ang, sapagkat hindi pa nagatapos ang pagsubok pag hindi mo talaga ginawa yun. So ginawa talaga ni Ibrahim alayhi salam na idikit niya yung kutsilyo sa leeg ng kanyang anak at tinuluyan niya itong itusok o hiwain. Pero tumigas ang leeg at binaba ang talata na ito sa banal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wanadaynahu, at tinawag namin. Narinig niya ang boses ni Allah, anna Ibrahim kad sadaqa ar-ru'ya, na si Abraham ay tinutuon niya yung kanyang panaginip. Nakapasa siya. Inna hadha lahu al-bala'ul mubin. Idha
Sadaka ar-ru'ya kadhalika nazzil muhsinin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganyan namin binibigyan ng biyaya yung mga taong sumusunod, nagpapasakop, nagiging Muslim. Subhanallah. Ganun daw nagkakaroon ng biyaya. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Biyayang nakapasa pero nanatiling buhay yung kanyang anak. Mga kapatid sa Islam, sa huling talata na ito, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. At yan ay katotohanan na isang pagsubok. Mga kapatid sa Islam, ito ang diwa ng Hajj. Buhay ni Abraham alayhi salam. Napakaraming aral dito, lalo sa taong sinusubok. Aral sa tauhid. Si Abraham alayhi salam, na malaking bahagi ng buhay niya, nag-anyaya sa tauhid. Humiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kahilingan na gusto niyang maging ama ng mga mananampalataya at binigyan siya ng isang anak. At pagkaraang ibigay sa kanyang anak, ang nag-iisang anak ay inutos sa kanyang kapayin. Huwi alay kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hada lahuwal bala'ul mubin. Katotohanan na yan ay isang malaking pagsubok. Wahada liddua at tauhid. Ito ay paalala lalo sa mga tao na nag-aanyaya patungo sa tauhid. Nagdadawa, inaangat nila yung tauhid sa pamamagitan ng dawa o jihad. Ito ay paanyaya na kung ikaw ay sinusubok nang dahil sa pag-aanyaya mo sa tauhid, paglaban mo sa shirk, pagsasabuhay mo ng tauhid, pagpapatupad mo ng tauhid sa buhay mo, at ikaw ay sinubok, ito ang paalala. Kadhalika najzil muhsinin. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang umpisa ng buhay ni Abraham, sa kabila nito, sinubok siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at nakapasa siya, ganyan namin binibigyan ng biyaya ang muhsinin. May nakikita ba tayong biyaya sa kwento ni Abraham? Maliban sa pagkakaroon ng anak na inutos pa, nakatayin, ang biyaya na nakikita natin dito, wallahi ladin kung paano siya naging matatag sa tauhid. Hindi ba yun ang pinakamalaking biyaya? Aalhin ng tao ang biyaya sa mundo kung mawawala siya sa tauhid. Sapagkat pag dumating sa iyo ang napakaraming pagsubok, at ikaw ay naging matatag sa tauhid, kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuloy mo itong pinatutupad. Kadhalika nazzil muhsinin. Ganyan namin binibigyan ng biyaya yung taong palasunurin, yung taong mabuti, yung sumusunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Sabihin mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na yung aking pagdarasal, salah, nusuki, sakripisyo, pag-aalay, mga kahirapan mo dito, para kanino ba? Mahyaya, buhay mo. Mamati, kamatayan mo, para kanino lahat? Kay Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Kay Allah, na Panginoon ng siyang daigigan, la sharika lah. At dito, wala siyang katamban. Subhanallah, napakalaking aral nito mga kapatid sa Islam na napakasarap balik-balikan. Ya sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalala ka sapagkat ang pagpapaalala ay nakakabuti sa mananampalataya. Kasunod ng talata na ito, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.